Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, natalakay na natin yung tungkol sa pagsamba ng mga Hudyo dun sa baka at hinatulan sila ni Allah sa pamagitan ni Musa alayhis salam na papatayin ng mga inosente yung mga nagkasala sa pagsamba sa mga sa baka. At nalaman kung sino-sino yung sumamba sa baka sa pamagitan nung pag-inom nila doon sa tubig sa dagat na dito itinapon yung batang baka. At sa pagkatapos noon, tinukoy yung tipanan ni Musa alayhis salam at ni Allah muli. At sa pagkakataon nito, kasama na niya yung 70 na pinakamatutuwid sa mga Hudyo. Pero ang karamihan nga sa mga Hudyo, sila ay masasama ang mga ugali. At tukoy na natin kagabi yung ilan sa mga hindi nila magagandang ugali, yung paglilikha nila ng sarili nilang kasulatan, at yung pagiging mapagpanggap nila. So balikan natin yung aya dun sa Suratul Baqara, verse 76. Para magdadagdag lang ako ng ibang detalye doon. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. So yung mga Hudyo raw na nagpapanggap ng mga Muslim, mga munafik, nagpapakilala sila na sila ay mananampalataya kapag kasama nilang mga Muslim. At ang tinutukoy dito ng mga Hudyo ay yung mga Hudyo nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga Hudyo sa Madina. Na ang mga hayagan na nagpapakita ng pagiging Hudyo, pinapagalitan nila yung mga munafik. Na huwag na kayong magsasalita tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong masyadong makikipag-usap sa kanya, kasi ano mang sasabihin ninyo sa kanya o tungkol sa kanya ay magiging laban sa inyo. At merong iba't ibang mga kadahilanan pala ito ayon sa tafsir, kasi direview ko yung tafsir kanina. So merong tatlong tinukoy ang mga scholar. So bukod doon sa ang sasabihin nila ay magiging laban sa kanila, kasi alam nila na tutuusin sila ni Allah sa kanilang mga sinasabi sa araw ng paghuhukom. Alam nila kung gaano kabuti si Allah at alam nila kung gaano katindi ang parusa ni Allah. Pero ayaw pa rin nilang ang maniwala ng matino. So yung mga Hudyo, kumbaga, katulad na katulad sila ni Satanas. Malalim ang kaalaman nila tungkol kay Allah, malalim ang kaalaman nila tungkol sa relihiyon, pero ang kaalaman na ito ay hindi nagdulot ng pananampalataya. Ang kaalaman na ito ay nagdulot ng kawalang pananampalataya. So isa daw sa mga pinag-uusapan ng mga Hudyo dito na sinasabi ng mga Hudyo sa isa't isa na huwag daw sasabihin sa mga tao, lalong-lalo na sa mga Arabo sa Madina, kasi di ba lumikas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba mula sa Makka patugong Madina. Huwag daw sasabihin sa mga Arabo na ito na yung propeta na hinihintay nila na dumating. Kasi yung mga Hudyo, nung unang panahon, nung hindi pa nagiging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kahit nung hindi pa siya lumilipat pa nga sa Madina, lagi ipinagmamalaki ng mga Hudyo na parating na raw ang Mesaya. At inaasahan talaga nila, katulad ng kwento ng dalawang Hudyo na natalakay natin noong nakaraan, inaasahan talaga nila na ang huling propeta ay manggagaling sa angkan ni David. Pero napahiya sila nang malaman nila na ito ay hindi manggagaling sa angkan ni David o ni Isaac, at ito ay nanggaling sa angkan ni Ismael. So huwag na raw nilang sabihin ang bagay na ito dahil
mapapahiya lang sila. Kasi pinadala sa mga Arabo yung huling propeta sa halip na sa kanila. At pangalawang dahilan kung bakit nila ito sinasabi sa isa't isa, kasi kapag sinabi raw nila o inamin nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta, sila ay tutuusin sa kanilang kaalaman na hindi nagdulot sa kanila ng pananampalataya. Alam nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta ni Allah, kinikilala nila na siya ay propeta, pero kinakalaban nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya wag na nilang dagdagan daw ito ng pagsasabi pa na siya ay propeta o pagkilala, hayagang pagkilala na siya ay propeta. Kahit ako, hindi ko nga talaga maintindihan bakit ganito mag-isip yung mga Hudyo. At maaaring masabi nga natin na itong ugali na ito ay dulot din ng kanilang inggit na ang huling propeta ay nanggaling sa mga Arabo sa halip na sa kanila. So tingnan niyo halimbawa yung tao na inggitero na gusto niya siya yung halimbawa, siya yung ma-honor, halimbawa siya dapat yung valedictorian pero naging second honor lang siya at inggit na inggit siya dun sa naging valedictorian. Ang dami niyang sinasabi na kung ano-ano laban sa tao na yun. So parang ganito itong mga Hudyo. Ganito yung kanilang nararamdaman. Na panghuling paliwanag doon sa kung ano yung nilalaman ng pag-uusap ng mga Hudyo tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huwag daw sila makikipag-usap sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Arabo na nabanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang aklat. Iba na banggit natin kahapon ba o isang gabi, na nabanggit ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Torah at sa Injil, sa Ebanghelyo, at inilarawan dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang umma, at ang kainaman ng umma na ito ay tinukoy, pero nawala na ang bakas ng mga ito dahil sa pagkakatranslate ng pagkakatranslate sa lumang tipan at bagong tipan. So wag na wag daw nilang sasabihin, kasi ito ay magdudulot na sila ay tutuusin sa kanilang hindi pagsunod sa propeta na ito at gagamitin ito ng mga Arabo laban sa kanila. Ibig sabihin, sasabihin ng mga Arabo, alam naman pala ninyo na ito yung propeta pero bakit hindi kayo sumusunod? O kaya sasabihin ng mga Arabo, ito na yung propeta na sinasabi ninyo na kapag dumating siya, lagi kasing sinasabi ito ng mga Hudyo, na kapag makikipagtalo daw yung mga Hudyo sa mga Arabo, may pag-aawayan sila, laging nagbabanta yung mga Hudyo na pagdating daw ng huling propeta, papatayin daw nila ang mga Arabo. So ganito katarantado yung mga Hudyo. Dayo lang sila doon, pero sila yung nagsisiga-sigaan doon sa Madina. Papatayin daw nila ang mga Arabo kapag dumating ang huling propeta. E nung dumating yung huling propeta, hindi pala Hudyo, Arabo, so napahiya sila ng sobrang pagkahiya. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinadya talaga ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay maging isang ummi o tao na hindi marunong bumasa at sumulat, nang sa gayon ay walang may pangangatwiran ang mga tao na ang nilalaman ng Quran ay kinopya niya lang mula sa ibang kasulatan o nabasa niya lang at napag-aralan. Ngayon doon sa talon na tayo doon sa verse 80, kasi natalakay na natin iba pang mga talata na nauna rito, sinabi ni Allah tungkol sa mga Hudyo, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Sinasabi raw ng mga Hudyo, hindi kami dadapuan ng apoy liban na lamang sa ilang araw. Kapal na mukha yung mga Hudyo na nag-aangkin sila ng ganito. Na iniisip nila na okay lang sa kanila ang hindi manampalataya, okay lang sa kanila na tarantaduhin nila yung mga propeta, hindi nila sundin, lalong-lalo na yung ginawa nila kay Musa alayhis salam, dahil naniniwala sila na hindi sila dadapuan ng apoy liban na lamang sa ilang araw. At meron pang mga Hudyo na nagsasabi na mananatili lang sila
ng 40 days doon sa impyerno. At ito ay paniniwala na nila kahit noong panahon pa raw nang sumamba sila sa baka. Ibig sabihin, nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging propeta siya 610. Pagkatapos na dumating si Isa alaihis salam, 610 ng Christian era. Ito na yung kalendaryo na ginagamit natin ngayon, yung Gregorian. Si Musa alaihis salam, dumating siya 1,200 years ang nakalipas. So, ibig sabihin, 1,800 years ng mahigit na paniniwala ng mga Hudyo na hindi sila masusunog sa impyerno liban na lamang sa ilang araw. At sinasabi pa nga rito sa isang hadith, nang tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung isang Hudyo na kasabwat doon sa paglason sa kanya, sabi ng Hudyo, mananatili lang kami sa impyerno ng ilang araw, pero pagkatapos nito, pag alis namin sa impyerno, kayo naman na mga Muslim ang ipapalit ni Allah sa impyerno. Anong batayan nila? At nasabi nila itong bagay na ito. Kaya nga sinabi ni Allah, Kul, attakadtum indallahi ahda, falayukhlifallahu ahda. Sasabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ba ay nakipagkasunduan kay Allah ng kasunduan? Hindi babaliin ni Allah ang kanyang kasunduan. Sabi niya, kung totoo man yung kasunduan nyo kay Allah, tutuparin nyo ni Allah, hindi niya yun babaliin. Am takuluna alallahi ma la ta'lamun. O kayo ba ay nagsasabi tungkol kay Allah ng bagay na hindi ninyo nalalaman? So sabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamunin mo ang mga Hudyo na magpakita ng patunay ng kasunduan na ito na hindi sila susunugin sa impyerno liban na lamang sa ilang araw. Dahil kung hindi sila magpapakita ng patunay, ibig sabihin inimbento lang nila ito. At yun nga ang katotohanan dito. Inimbento lang nila ang paniniwala na ito. So basahin natin yung hadith na binanggit ko kanina tungkol doon sa Hudyo na kabilang sa mga nagsabuatan sa paglason kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi, Lamma futihat Khaybaru uhdiyat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sum. Nang nasakop daw ng mga Muslim ang Khaybar, binigyan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o niregaluhan siya ng tupa, karne ng tupa, luto na yon na mayroong lason. At nakakain dito ng kaunti si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mayroong ibang mga sahaba na namatay sa lason ng tupa na ito dahil binigyan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong pagsakop sa Khaybar, nangyari ito pagkatapos ng ng Hudaybiyah, yung kasunduan, kumbaga peace treaty sa pagitan ng mga Muslim at ng Quraysh. At ang Khaybar, ito yung lugar na kung saan pinalayas yung mga Hudyo, yung angkan ng Nadir mula sa Madina at sila ay napunta ng Khaybar. Itong Banu Nadir, dati na silang nasa Madina, kasama silang naninirahan ng mga Arabo, pero nung 625 pagkatapos ng labanan sa Uhud, nakipagsabuatan itong Banu Nadir sa Quraysh at nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sila ay pinalayas doon. So itong si Banu Nadir, ang pinuno nila, si Huyay bin Akhtab, siya rin yung nakipagsabuatan sa Qurayda doon sa Battle of the Trench na kumbaga tatry do rin nila na magkasama yung Nadir tsaka yung Qurayda, tatry do rin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya yung Qurayda
ay pinatawan na ng parusang kamatayan. So ito yung dalawa sa mga tribo ng mga Hudyo sa Madina. Yung Nadir, saka yung Quraida. Yung Banu Qaynuqa, ang atraso nila, yung pagkatapos ng labanan sa Badar, merong isang babae na sahaba na binastos ng mga Hudyo. So yung damit nung unang panahon kasi, parang lang siyang kumot na binalot sa katawan. So yung damit daw nung sister, ipinako nila sa isang upuan. Kaya nung pagtayo nung sister, siya ay nahubaran. At nung unang panahon, wala namang underwear nung unang panahon. So nahubaran talaga siya. Ngayon, merong isang nakakitang Muslim sa ginawa ng mga Hudyo, pinatay niya yung gumawa nito. Yung may-ari daw ng tindahan na doon nang galing yung sister, yung babae. At pinatay din nila itong sahaba na lalaki na nagtanggol doon sa sister. At dahil dito, nagdeklara si Propeta Muhammad SAW ng digmaan laban sa Qaynuqa. At yun sila. Pinalayas sila pagkatapos ng Badar. Si mga Hudyo, pinalayas sila ni Propeta Muhammad SAW ng Madina matapos lamang na sila ay mag-traidor kay Propeta Muhammad SAW. Hindi si Propeta Muhammad SAW ang naunang gumawa ng gulo. At napakaganda ng kwento doon sa Qaynuqa, may kita natin na isang digmaan ang nagsimula, ang pinagmulan nito ay ang pagtatanggol sa karangalan ng kababaihan. So balikan natin yung hadith kanina. So itong tao na ito, yung Hudyo, pagkatapos nung Khaybar, labanan sa Khaybar, at natalo na ng mga Muslim muli, yung mga Hudyo na tumakas papunta doon, lalong-lalo na yung Banu Nadir, siyempre, hindi naman lahat kalaban. Merong mga sibilyan. So yung mga sibilyan, hindi sila pinakialaman ni Propeta Muhammad SAW. Kaya sila ay nagregalo kay Propeta Muhammad SAW ng karne ng tupa na luto na. Pero meron pala itong lason. Na dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, "Ijma'uli man kana minal Yahudi hahuna." Ipunin nga ninyo ang lahat ng mga Hudyo na narito kasi iimbestigahan niya kung sino yung mga magkakasabwat sa paglason. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man abukum?" So nung nagtatanong na siya, meron siyang isang tinanong. Sino ang inyong ama? Hindi lang isa yung tinanong niya, iba-ibang tao. Pero yung mga tao sumagot ng mga sagot nila, tinukoy nila kung sino yung mga tatay nila. Pero sinabi ni Propeta Muhammad SAW at nalaman niya, "Kadzabtum bal abukum fulan." Hindi kayo nagsasabi ng totoo, nagsinungaling kayo. Ito yung tatay niyo talaga. At ginawa ito ni Propeta Muhammad SAW para patunayan na hindi nila magagawang magsinungaling kay Propeta Muhammad SAW. At bandang huli, ay malalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino ang nagpalason sa kanya o kung sino ang naglason sa kanya. At nang tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino-sino yung mga magulang nila, sinabi nila, "Sadakta wa bararta, ikaw ay nagsasabi ng totoo at hindi ka nagsisinungaling." Yun yung sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hal antum sadiki an shay'in in sa'altukum anhu?" So kaya ngayon, sasabihin ba ninyo ang totoo kapag nagtanong ako sa inyo? Sa sinagot ng mga Hudyo, "Na'am ya Abul Qasim wa in kadzabnak arafta kadbana kama araftahu fi abina." Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahlun nar?" Sasabi ng mga Hudyo, "Oo, Abul Qasim, sasabihin namin sa iyo ang totoo kasi kung magsisinungaling kami, malalaman mo na ito, katulad ng kung paano mong nalaman na hindi kami nagsabi ng totoo tungkol sa aming mga magulang."
Pero may isa pang tinanong sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino-sino ang mga mapupunta sa impyerno? Man ahlun nar, sino-sino ang mapupunta sa impyerno? So sinabi ng mga Hudyo, nakunu fiha yasiran thumma takhlafuna fiha. Mananatili kami sa impyerno ng ilang araw, pero pagkatapos nito, kayo naman ang papalit sa amin sa impyerno. So itong mga Hudyo, paniwalang paniwala talaga sila sa ganitong na kanilang paniniwala. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksahu wallahi la nakhluqukum fiha abada. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isumpa nawa kayo ni Allah, hindi kami ang papalit sa inyo sa impyerno o hindi namin kayo papalitan sa impyerno kahit kailan. So yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Thumma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal antum sadiki an shay'in in sa'altukum anhu? Patototohanan ba ninyo o sasabihin ba ninyo ang totoo kung magtatanong ako sa inyo? So tinanong uli sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi nila, na'am ya Abul Qasim, oo, Abul Qasim, kasi yung kunya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikilala din siya sa pangalan na Abul Qasim. Kasi nagkaroon siya ng anak na lalaki na si Al-Qasim, anak ni nito ni Khadija, pero ito ay namatay nung baby pa lang. So hindi nagkaroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anak na lalaki na umabot sa edad. Lahat namatay ng pagkabata. At tinanong sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ja'altum fi hadhihi syati summan? Nilagyan ba ninyo ng lason ang tupa na ito? Faqalu na'am. Oo, nilagyan namin ng lason yung pagkain. Fama hamalakum ala dhalik? Bakit naman ninyo ito ginawa? Tinanong sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ninyo gusto akong patayin? O bakit gusto ninyo akong lasunin? At ang sinabi, aradna in kunta kadiban an nastariha minka wa in kunta nabiyan lam yadurrok. So sabi ng mga Hudyo na gusto naming malaman kung ikaw ay sinungaling, makakapagpahinga na kami sa iyo. Ibig sabihin, kung sinungaling ka, hindi mo malalaman na may lason yan at mamamatay ka at makakapagpahinga na kami. Alhamdulillah, sabihin nila, namatay ka na kasi sinungaling ka. Pero kung ikaw ay totoong ang propeta, hindi ka mapipinsala ng tupa na ito. At hindi nga napinsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya namatay doon sa lason, pero sinasabi sa ilang mga ulat tungkol nung mamamatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng ilan sa mga sintomas na naranasan niya nung siya ay mamamatay na ay epekto nung lason na naroon sa tupa na yon. Pero hindi yun ang kinamatay niya. Ang kinamatay niya talaga ay natural na kadahilanan, hindi dahil sa lason. So itong mga Hudyo, meron silang paniniwala na hindi sila mapupunta sa impyerno liban na lamang sa ilang mga araw, at ito ay kasinungalingan lamang na inimbento nila. Ngayon, sinabi ni Allah, karugtong nito doon sa verse 81, bala man kasaba sayyi'atun wa ahata bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. So sinabi ni Allah tungkol doon sa paniniwala ng mga Hudyo na sila ay mananatili sa impyerno ng ilang araw lamang, hindi. Bagkos ang sino mang nagkamit ng kasamaan, nakagawa ng kasamaan at pumalibot ito sa kanya, siya ang mananahan sa impyerno at sila ay mananahan dito habang panahon. So ang tinukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na kasalanan na pumalibot sa tao na ito, ibig sabihin, dumami ng dumami yung kanyang kasalanan. Malaki man ito o maliit, kapag ito ay pumalibot na sa kanya, sila ang mapupunta sa impyerno. Pero siyempre, ang numero uno na magiging dahilan na ang tao ay mapupunta sa impyerno ay ang malaking shirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang mismong ginagawa ng mga Hudyo.
At syempre ang kufur o ang kawalang pananampalataya. So yun ang magiging dahilan na sila ay mapupunta sa impyerno. At itong tugon ni Allah na ang sinasabi ng mga Hudyo ay hindi totoo, na ilang araw lamang silang mananatili doon sa impyerno. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ang mga nanampalataya at gumawa ng mabuti, sila ang mga mananahan sa paraiso at sila ang mananatili rito habang panahon. So muli sinabi ni Allah, hindi totoo na ang mga Hudyo ay mananatili sa impyerno ng ilang araw lang, at lalong hindi totoo na ang mga Hudyo ang papasok sa paraiso. Dahil ang papasok sa paraiso yung mga nanampalataya at gumawa ng kabutihan. Alin ba sa dalawang ito ang ginawa ng mga Hudyo? Wala. Hindi na nga sila ng nanampalataya, gumawa pa sila ng katarantaduhan. Hindi na nga nananampalataya, hindi pa gumawa ng mabuti. At itong bagay nga na ito, kahit sa panahon natin ngayon, ito ang paniniwala ng mga Hudyo. Kaya sila ay mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili, at sila ay nag-aakala na maaari nilang apihin ang sinumang nais nilang apihin. At hindi lang ito naging ugali nila nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hanggang o ngayon, pagkos sa buong haba ng kanilang existence, naging mapang-api ang mga Hudyo laban sa kanilang kapwa, tao. Kaya nga sa maraming mga lugar na naroroon ng mga Hudyo, hindi sila lubusang tinatanggap ng mga tao. Sa Germany, noong World War II, kung maalala ninyo yung Holocaust, pinapatay doon ng mga Hudyo. At actually, hindi lang sa Germany pininsala yung mga Hudyo. Kahit sa ibang bansa, katulad ng Russia, ang mga Hudyo ay hindi tinatanggap ng mga Ruso, ng mga Russian. Lalong-lalo na noong Bolshevik Revolution, nang nawala na yung kaharian ng Russia at ang pumalit ay ang Soviet Russia at umiral na dito yung socialism sa pamumuno ni Lenin. Ayaw din nila sa Hudyo kasi tinuturing nila ang mga Hudyo na isa sa mga ugat ng mga kawalang katarungan na umiiral sa lipunan. Tulad ng kanilang pagpapautang ng may patubo, kanilang pandaraya at iba't iba pa nilang mga kalukuhan. Sito mga Hudyo, hindi na tayo magtataka na itinanggi nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang iba pa mga propeta na nauna itinanggi rin nila. At ang hinihintay nilang propeta na sinasabi nila magiging mesaya o tagapagligtas nila, ito ay wala ng iba kundi si Masih at Dajjal, at ang mga Hudyo, sila ang bubuo o sila ang isa sa mga bubuo sa hukbo nitong Antichrist pagdating niya. So bukas inshallah, tatalakayin pa natin yung iba pang mga masasamang ugali at mga maling paniniwala ng mga Hudyo. At magandang matalakay itong mga bagay na ito kasi makikita natin kung paano mag-isip ang mga Hudyo. At kapag naunawaan natin yung mga Hudyo, naunawaan natin kung anong itsura ng kawalang pananampalataya at may iwasan natin ito, at may mauunawaan din natin yung marami sa mga usapin sa akida, at syempre mauunawaan din natin ang maraming mga usapin sa history tsaka current events na nangyayari sa panahon natin ngayon. So dito na lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.